kaliwat kanan na nga ang beauty pageants. Magkakasunod kasi ang mga rampahan at todo bigay na ang pagalingan. Andiyan ang Miss World Philippines na isa ring mabigat na pageant. At mamayang gabi nga ay gaganapin naman ang Miss Universe Philippines. Sino ang magwawagi? Sino ang mag-uuwi ng corona at magre-represent ng sa Pilipinas sa 70th Miss Universe sa Disyembre na gaganapin sa Israel? Pero bago natin malaman mamayang gabi ang magwawagi, alamin muna natin sino ba talaga ang apple of the eye sa mga hurado at ano ang top secrets ng mga pageant expert para muling may uwi ng Pilipinas ang corona sa world or the universe rather na competition. Panoorin natin to. Lang din naman ang pag-uusapan. Ang Pilipinas hindi papatalo dyan. Lalaban at lalaban para sa bayan. Yan ang naging motto na ng bansa pagdating sa beauty pageants. Fan na fan kasi ang Pinoy ng labanan. Lalo na nitong huling dekada sa world-class na pagandahan. Really, there's really no specific formula or science that will that has caused this sudden golden age of Philippine pageantry. Malaking factor yung excellence natin in terms of pageant training. When they turned professional when it comes to pageant training, so did our candidates rise prominently in the world of pageantry all over the world. Pero paano nga ba ina-assess ng mga judges ang mga kandidata? Iniisip ba nila agad na ang winning beauty queen ay may international aura na dapat agad habang rumarampa sa national stage? Ang starting point kasi ng perspective ng judge, what the thrust of the pageant is on a personal point of view ng isang judge. Pag nagja-judge ka, ang in the heat of the moment and you know as the event unfolds, ang nakikita mo kasi who captivates you most. Nang simula ni Venus Rano ang 2010 ang pagpasok sa top 5, sunod-sunod na ang tagumpay ng Pilipinas. Kaya naman mas humigpit ang training ng mga beauty camps para sure na makakalusot ang bet ng Pilipinas sa international beauty pageants. Definitely tumaas ang standards natin. Tumaas ang sophistication natin at tumaas ang expectations natin dahil sa sunod-sunod na strings of winning natin. Tawag natin to yung streak, yung continuous winning, dire-diretso, walang palya. And so gone are the days na yung after announcement of top 10, hindi na tayo nanonood kasi wala naman yung Philippines. Ngayon, ano ba yan? Top 20 lang dapat winner. Ganun na kasi mataas ang expectations natin. Pagdating sa ibang bansa, tila threat ang Pilipinas dahil inaasahan nila na complete package ang Pinay Beauty at tiyak na hindi pa huhuli. The Philippines was on everybody's lips and you could really feel the respect, the high regard for you as a Filipino because the candidate you are representing or your candidate is a gunner for the title. I think the Philippines has changed the landscape of pageantry. Excited sila kung sinong mananalo. Ang naibigay natin sa kanila chiefly are girls who are very equipped and very well prepared. Sabi nga, the Philippines has found the formula to win the crown. Our girls can speak their minds and are very eloquent. Kaya naman pati ibang bansa, bow sa atin pagdating sa training. Mga ibang countries nagpapadala na sa atin ng candidates nila para dito mag-train. Whereas in the past, baliktad, tayo ang pinapadala natin yung mga binibining Pilipinas winners of the 90s and of the millennium, 2000s. Pinapadala natin yan either sa Venezuela or sa Colombia for training. Baliktad na ngayon, sila na nagpapadala sa atin ng ibang countries. Malaking factor din ang social media kung saan nakatingin ang lahat at para makita kung genuine ang isang kandidata at tunay na beauty and brains. Whether we like it or not, or whether the organizers like it or not, social media has a role to play in the propagation of pageantry now. Kaya ngayon, maraming naglalabas ng mga prediction o kaya yung mga top picks. Lahat yan based sa social media. Kasi hindi mo naman sila makikita otherwise eh. Some predictions are right, some predictions are wrong. So at the end of the day, it's still the judges' ballgame. Specifically in Miss Universe, we get to see the pageant, all aspects of the pageant except for one.
the private interview. Kaya sa laban tonight, sino kaya ang magwawagi? At muli kayang maiuwi ng Pilipinas ang corona sa international beauty pageants. This batch excites me more. I find a lot more more girls who are eloquent, or who speak their mind and who can express their thoughts clearly and effectively. And I can name about 5 who are ready, meaning huwag mo na i-train, pwede na yan, pwede na isa lang for Miss Universe. In other words, the harvest this year is much better than last year. At makakasama po natin ngayong umaga ang pageant expert at fashion show director na si Direk Concon Siniel. Welcome po sa Kada Umaga, Direk Concon. Good morning. Good morning. Yeah, thank you for joining us this morning. For sure, marami pong makikinig dito kasi ibang good news ang pag-uusapan po natin. First of all, ano po ba talaga ang sikreto ng Pilipinas kung bakit parang sunod-sunod tayo nitong huling dekada na nakakalusot sa eliminations at nakakapag-uwi ng corona para sa Pilipinas? Sikreto bang matatawag yung katulad na sinabi ko sa BTR? Hindi naman talaga nagpapadala tayo ng better girls than before, kundi mas ang pinapadala natin mga girls, mas prepared kasi. Mm-hmm. Yung training na nakukuha nila before the pageant, mas mataas ang antas, mas mataas ang kalidad. Ngayon, dahil nga organized at professional na ang mga pageant camps na tinatawag natin dito sa Pilipinas, yan I think ang pinakasikreto natin ng bansa natin. Kaya mas nagiging effective ang performance nila when they go abroad to compete. So parang ang nangyari po, Direk Concon, naging mas institutionalized yung pagte-train sa ating mga beauty queens. Tama po ba? That's a good word to use, institutionalized. Para siyang ano piya ngayon. Dati kasi parang informal lang na training. Ganyan ngayon, mas holistic. Para siyang kurso. Para siyang it's a whole course. I think Emma can attest to this because she's a title holder. Mas well-rounded at mas buo yung training. Composed of experts from various fields, from physical training, from interview, from pasarela, and all those other elements that make up, a beauty pageant performance. Direk, ganong kahigpit po yung training? Can you give us an idea at ano pong klaseng haba ng panahon ang kailangan para maging ready ang isang kandidata, inside and outside? Yung iba, it takes years, ano? It takes years for them to prepare, meaning you start with your emotional preparedness kasi dapat talaga gusto mo, dapat galing sa puso mo eh. Gone are the days na yung pinilit ka ng nanay mo. Ngayon, girls who join are talagang gusto talaga nilang sumali at gusto nilang manalo. Yes. Mahigpit ang training. It's a daily thing, from physical fitness to the food you eat, to reading the newspapers every day, getting yourself abreast with all the current goings on in the country and in the world. Tapos yung araw-araw nyo na training sa question and answer with your pageant expert. Tapos araw-araw din ang training sa pasarela. Pasarela means yung pageant walk. Yan, araw-araw yan until you compete first in the national, and then if you get lucky, training ulit yan, papunta dun sa international competition. Direk, gusto ko lang i-throw yung same question kay Emma. Ikaw, Emma, gano'ng katagal ka nag-training at gano'ng kahirap yung talagang kinailangan mong pagdaanan? For Binibining Pilipinas, nung nag-join ako, umuwi ako galing Cambodia, year 2017. So pag-uwi ko galing Pilipinas, nag-train na ako nun. So 2 years yun. 2 years. At yung sinabi ni Direk ko na sa Q&A na training, hindi lang siya basta Q&A. Marami siyang branch. Kunyari, ito politics, ito personal. Ang daming kailangan i-train. Malaki yung pinagbago mo simula nung nag-umpisa ka at saka nung natapos ka na. Malaki. Direk Con, tama ba? tama. I can attest to that. Yeah. Yes. Ito, Direk Con, maiba naman tayo kasi curious din ako dito. Kumusta naman kaya yung batch ngayon na sasabak sa Miss Universe Philippines? Tulad ng sinabi ko sa BTR, napaka-exciting tong batch na ito. Marami ang personally, nung last year, parang na-predict ko actually yung nanalo. I posted something, na-predict ko siya. Ngayon, medyo hindi ko kaya gawin yun. Ang daming pwede. Marami pwede. Napakagaling na batch ito. Ay,
Grabe. Eh, Direk, kailangan ba para sa mga judges, may international na dating na agad yung ipipick nilang winner dito pa lang sa national competition? O kailangan ba may pagka-organic yung real and natural beauty and aura nung ating kandidata? Yung international dating, I think that can be defined as pag ito bang likely winner na to pinadala mo sa abroad at makihilera na sa mga ibang powerhouse, aangat pa rin ba siya? Iyon ang tanong actually ng marami sa mga pageant enthusiast. Kung aangat pa rin siya, then itong ipadala natin. Ano ang basehan natin? Makikita mo naman sa national competition pa lang, Pia, pag nakita mo ang isang babae na nakahilera sila at meron nag-i-stand out, katulad ni Emma nung batch niya, yes. Yun yung true test. Oo. Tapos Direk, ano ba? Yung mga pinaka toughest competitors natin are the same from the same countries pa rin katulad before, yung mga South American countries. Venezuela, Colombia. Fortunately or unfortunately, yes. ang basehan natin yung last year, this year, yung year 2020, pero dinaos din itong 2021 sa Miss Universe, the same, tama ka, mga Latin countries ang nag-dominate. So, especially in Miss Universe, ang tendency in the past 5 years, yun yung mga, kumbaga sinasabi natin, the usual suspects or the powerhouses. Mm-hmm. Ano ibig sabihin ng powerhouses? Ito yung tinatawag na parang madalas manalo, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, South Africa, and Philippines. Yes. Kasama tayo sa powerhouse. Yes. Pasok tayo doon. Natututo na ako sa mga sinasabi ni Direk Con. Ito, straightforward na tanong po ito. Base sa inyong pagkilatis, sino ang mga malalakas na candidates sa Miss Universe Philippines ngayong taon? Excited ako malaman yan, Direk Con. As I said kanina, nahihirapan nga ako magpangalan. But quickly, para mabilisan tayo, I will name 10. Okay lang? Wow! Yes. Okay, go! Direk! Kasi marami. I'm talking about Jasmine of Manila, si Bea of Cebu City, Kisses, yung artista from Masbate, si Ayin Bernos from San Juan, napakagaling sa Q&A, si Sam Santa Maria, another eloquent speaker from Paranaque. Those are my 5 of the 10. These are my real top 5. Si Leren Bautista from Laguna, Maureen from Pangasinan, Victoria from Cavite, Steffi from Cebu Province, and I give the top spot to Katrina Dimaranan from Taguig. Buti na lang, Direk Con, pasok yung kaibigan naming dalawa ni Pia, si Maureen at ako naman si Leren. Kaibigan natin si Leren, yes. Yes, Direk Con. Thank you so much, Direk Con. Maraming salamat po. Direk Con Consignel, our pageant expert at fashion show director. Good luck sa mga sasabak sa competition mamayang gabi. I'm sure tututukan po ito ng napakadaming Pinoy. Sabi nga ni Emma, next to boxing yata ang tinututukan ng buong sambayanan. Tumitigil yung mundo para manood kung sino ba ang next na magre-represent, di ba? At sana nga muling maiuwi natin sa Disyembre ang corona sa 70th Miss Universe. Thank you, Direk! Thank you, Direk! Good morning! Good morning!